Amen. Our topic for today is about Numbers chapter 25 and 26. And this was the 11 plagues in Numbers 25. And the Lord said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. And I think, mga kapatid, this is quite relevant to the question of Sister Alice before. I asked that from Bishop. I spoke to Dad and he said, Dad, you know, Sister Alice had a question about why is God so angry? Why is God so so furious about this? About, you know, simple lang nga naman eh. May point eh. And Bishop said this, no, God is not. God is love. But the problem is that people, parang ano yan eh, parang ganito yan. Bakit ako nagkasakit sa ano? Bakit ako nagkasakit sa baga? Kala ko ba ang Diyos nagpapagaling? Eh bakit ka ba nagkasakit sa baga? Eh kasi yung sisigarilyo ka ng sobra, sobra ka, inom ka ng inom, nagsisigarilyo ka ng nagsisigarilyo, sinisira mo talaga ang baga mo. And then pagka nagkasakit tayo, sisisihin natin ng Diyos. You can't blame God. Because in the first place, it is the consequences of what people do. Pag hinuli tayo ng police na nag-violate tayo sa isang offense or traffic offense, you cannot blame the police. Because the police is just execute. The police are the executor of the law. Pag, kaya tama sabi ni Duterte, kung kayo mga pusakal, mga drug lord, mga drug dealer, mga drug pusher, eh papatayin ko talaga kayo. Pero kung ikaw ay taong matino, eh wala kang problema. Hindi ka dapat matakot sa batas. Bakit? Compliant ka eh. Now, Bishop said, hindi sa matapang Diyos. In fact, yung pagpatay ng Diyos is a manifestation that God is a God of justice. Justice yan eh. Sa Amerika, nagkaroon ng serial electric a few days ago. Pwede ba natin sabihin na, ay, unfair yun, bakit pumapatay? Well, tama ang kasabihan, sister. Kung ayaw mo ng malaria at dengue, patayin mo ang lamok. Ayaw mo ng salot sa lipunan. Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, sa Indonesia, ginagawang national criminal offense ang drug dealing. Pag nag-deal ka sa Indonesia, dadalingan nila sa park, babariling ka nila doon. Bakit? Para hindi pamarisa ng tao. Kasi pag hindi ka nagpakita ng ganyan, kita mo kaya, that's the reason why Jesus was crucified. He was brought up to Golgotha. Golgotha is the mountain of skull. Doon talagang bundok yon. Bakit? So that everyone will see that whoever fight against the Roman Empire will be like that man on the cross. Like that man on the cross on the top of the hill on the Mount of Golgotha. So that hindi pamarisan ng mga tao. Ganon din itong ginawa ng Panginoon. Patayin mo yung mga yan. Basahin natin sa Tagalog. Ang sabi ng Panginoon sa Numbers, sabi ng Panginoon, tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko. Pwede ba natin sabihin na unjust ang Panginoon? Hindi eh. In fact, it's an act of justice. Yun ang sinasabi ni President Duterte sa mga Commission on Human Rights, yung CHR. Kayong mga, sabi ni Duterte, kayong mga CHR kayo, wala kayong ginawa kundi atirahin ng tirahin ng mga taong namamatay. Pero nakita nyo ba yung mga nilalapastangan ng mga walang kaluluwang mga taong ito? Nakita nyo ba yung mga bata nire-rape? Nakita nyo ba yung mga nanay na nire-rape? Nakita mo yung mga walang awang pinapatay? Tapos pag namatay, yung kriminal, nagwewelga kayo.
Pero yung mga pamilyang namatay at namatayan, anong ginawa nyo doon? Wala eh. One-sided eh. So, hindi unjust yun. Yung pagpatay ng Panginoon is a manifestation, a consequences of what they did. Ito yung consequences nun eh. Take all the heads. Patayin ang mga leader at iisabit upang mawala ang galit ng Panginoon. Tapos sabi ng Panginoon sa New Testament, the wages of sin is death. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Bakit? Kasi pag yun talaga eh. That's the law. Pwede mo bang sabihin na eh, bakit pinapatay ng mga ganto-ganto? Bakit nakila elektrika? That's the law. Hindi namang batas yun eh. Nagalit ng Diyos eh. Binibigyan naman tayo ng Diyos ng pagkakataon. Humingi ng tawad. Pero pag hindi mo talaga ginawa yun, pasensya. Kakatukoyin ka ni General Bato, magkakaroon ng tokhang, boom, patay ka. Kasi nagtotokhang na nga eh. Tokhang, kumakatok. Tok. O ano, magsisisi ka na, bibigyan kita ng ano, 5 araw, magbagong buhay ka na. Otherwise, papatayin ka namin. Yun ang sabi ng Panginoon. Pag hindi ka nagbago, eh talagang matutuluyan. So, yun ang ginawa ng Panginoon doon. Take all the heads, patay na sila. Para mapawi ang galit ko. Because the God that we serve is a jealous God. Yun ang dinawanawa ng mga tao minsan sa Stalis. Eh. Paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, huwag nyo na akong galitin. Parang tayo sa mga anak natin, di ba? Binibilangan natin sila eh. Anak, isa pa, may darating ng mag-asawang sampal sa iyo. may lilipad na isang bagay, dadapo sa mukha mo. Mapapalo ka na ng mami. And as much as we love our children, but sometimes, ang sabi rin sa Proverbs, kailangan mong disiplinahin ang iyong mga anak. Bakit? Ang pagdisiplina ng Panginoon ay pagpapatunay ng pag-ibig. Hindi porque pinapalo natin ang ating mga anak ay ayaw na natin sa kanila. No, we want them to grow up in discipline and with the fear of the Lord. Yun ang sabi ng Panginoon. Kailangan matuto sila eh. Pero yung hindi natin pagsunod sa Panginoon, yung talagang katigasan ng ulo, eh itong ginawa nitong si Balaam, na yung pagkakasala nila is the result of Balaam's attempt. Diba? Yun ang ginawa ni Balaam. Ang sabi ng Panginoon, patayin sila para mawala ang galit ko. Kasi ganun lang ang kabayaran ng kasalanan eh. Kaya mayroong paghahandog. Kaya may burnt offerings. Para mawala ang galit ng Diyos. Kaya ang tao na pupunta sa impyerno, galit ang Diyos eh. Talagang, sabi ng Panginoon, pag hindi kayo sumunod sa akin, mapupunta kayo sa impyerno. O, ayaw nating sumunod, ayaw sumunod ng iba, talagang, mapupunta kayo, mamamatay kayo ng eternal life. Eternal life din yung pagkamatayan eh. Yung eternity na death sa impyerno, kamatayan ng walang hanggan yun. Kaya, mahabang topic yun, but I would like to focus on the reasons why nagsiselos ang Diyos. Sabi ng Panginoon, Exodus 20 verse 3, thou shall have no other gods before me. Sinabi ko na sa iyo yan eh. O Adan ha, Eva, pag kinain nyo to, mamamatay kayo. Namatay sila eh. Nagkaroon ng kamatayan eh. The relationship died. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, huwag kayong gagawa ng ibang ina nyo ang mga ribulto, ibang Diyos-Diyosan maliban sa akin. Ang Diyos kasi natin, very possessive. Gusto mo ba na si Brother Ben Cruz, meron pang isang babae dyan sa tabi mo? Nandun ang picture ni Elaine Cruz, tapos meron pa rin itong Angelina Jolie. Gusto mo ba yun? Dalawang pinapantasya o tatlo? Ayaw mo nun eh. Because God is jealous. Alam mo nang siloso ang Diyos eh. Bakit mo pa ginagawa yan? Yun ang hindi ko maintindihan sa ibang mga relihiyon. Hindi ko maintindihan. Sinasabi na ng Diyos dito. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Pero ang eengot
Diyos ko, kulang na lang ihambalos mo ang Biblia sa kanila. At minsan nakasulat pa sa mga pader. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakasulat sa pader nyo, bakit mo ginagawa? Eh, papatayin ka talaga ng Diyos. Kaya ang Pilipinas, minsan hindi mo mga malaman ng totoo eh. Hindi mo alam kung sumpa na talaga ng Diyos yun eh. Oh, eh, wala namang nakikinig. Anong gusto natin? Anong gusto? Hindi sumusunod, sabi ng Panginoon, mamamatay kayo. Anong gusto mo naman? Diyos ang nagsalita, tapos papaluin, kukurutin lang ng Diyos. Binibiro lang naman kita. Hindi kita papatayin. You are sending a wrong message. Tamo ngayon sa Pilipinas. Walang makapaghari-hari. Bakit? Oh, meron pa rin gumagawa ng ano, pero alam nila, pag ganyan na sila, talaga wala silang pupuntahan. Hindi pwedeng bayad-bayad ng mga abogado, ng mga judge, wala. Yung mga police, mga lagay-lagay, no, tatamaan ka talaga. Bakit? May batas eh. Umiiral talaga. Yung the rule of law is being executed and implemented in a proper way. Ganun ang Diyos. God of justice. Thou shalt not bow down to them. Huwag kang magbabaw. Ang mga tao, my God. My God. COVID-19, social distancing. Ang dami ng tao sa Quiapo dahil sa Black Nazarene. My God. Magdadala ng panyo at malalaking mga kung anong mga basahan. Mahawakan lamang ang Black Nazarene. Sinabi na ng Diyos na huwag kang magbabaw. Oh, ang iba, talagang ito po ang aking panata. Okay lang naman may panata ka eh. Pero ayaw ng Diyos yan. And the good thing is, para magtagumpay tayo, sumunod ka sa Diyos. Basahin mo lang ng Bible eh. Hindi ka maliligaw. But the problem with some people, they don't read the Bible, they don't read the text, nakikinig lang sila sa ibang nagsasalita. I can even deceive you or mislead you na ganito ang sabi ng Diyos eh. Pero saan nakasulat yon? Wala. Sabi ko lang, saan sinabi yon na magbaw? Eh mismo Diyos na nagsasalita. Sino pa ba ang hihigit sa Diyos? Meron pa bang taong mas mataas sa Diyos? Wala. Hindi nila pwedeng i-contravene eh. Because when we do something in contravention with what God has said, then we are disobeying God. We deserve to die. Yun lang yun. Ito mismo sinabi ng Diyos eh. O sige, para mawala ang galit ko, ganito na lang. Pagtatagpasin mo mga linya mo yan, ihang mo yan, ibitin mo dyan para mawala ang galit ko. Ganun ka-brutal ang Diyos. Pero titingnan mo, justice. Minsan ikukumpir mo lang naman na parang harsh ang Panginoon ngayon sa ating modern society. Pero noong unang panahon, sa ibang bansa, normal lang yan eh. Yung gano'n, bumubuka ang lupa, patay kayo. Normal. Pero ngayon kasi parang softy-softy. At hindi yun ang gusto ng Panginoon. Thou shall not take the name of the Lord God in vain. Kaya pag nagluluto ka ng mantika, sumitilamsik, huwag mong gamitin in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tumitilamsik ang mantika, ginagamit mo ang pangalan ng Diyos sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ang sabi ng Panginoon, do not use my name in vain. O yung palang, galit na ang Diyos doon. Gagamitin mo lang ang pangalan ng Panginoon sa mga appropriate na bagay. Amen mga kapatid, yun ang sabi ng Panginoon. Ano pa? Honor thy father and thy mother. Utos din ng Panginoon yun. Thou shall not commit adultery. Adultery yung ginagawa nila eh. Kasal na sila sa Panginoon eh. Kaya kita mo Sister Elaine in the book of Revelation or even in the book of the four gospels, Matthew, Mark, Luke and John. It was said that Jesus Christ is our groom. We are his bride. Kasal tayo kay Jesus eh. Kasal tayo sa Panginoon eh. Binili tayo ng Panginoon ng pagkamahal-mahal. Kaya yung pagsa sa Egypt, it is a sign that God is redeeming us. Tinubos tayo ng Panginoon eh. Nagpunta na siya ng Cebuana Luwilliers. Biniyara na yung pagkakasangla. Tapos nung pagkabayad, biglang ginawa mo naman ang asal mo. My God. Meron akong kliyente na, Attorney, my God, yung asawa ko, kinuha ko sa Pilipinas. Pagdating dito, pinagpalit ako sa iba. O, talaga makakapatay ka. Tama. Sasamahan kita na saan yun. Diba? So, magagalit ka. Imagine mo yun. Bagya mo na nakuha yung asawa mo, tapos pagdating dito, ilang araw lang, ilang linggo lang, naghanap na ng iba, eh talagang sasabog ang bulkan sa ano? Sasabog ang bulkan mayon. Bakit? Eh,
grabe naman eh. Walang hiyaan na ito eh. Oh, di ba? Ganun ang Diyos. Mm. Mapanigbo. Alam mo nang siloso ako, possessive ako, tapos gagawa ko pa ng ganyan, eh talagang makakapatay ako ng tao. May damdamin ng Diyos eh. Nasasaktan ng Diyos, sa Panginoon ha. Alam din ng Panginoon kapag hindi mo siya napapasalamatan. O, nasaan yung siyam? Di ba saan po kayo? Kala mo, dami-daming pinagaling ng Panginoon pero natatandaan niya ang bilang eh. Di ba saan po kayo? Nasaan yung siyam? Ba't ikaw lang? Ba't hindi sila nagpapasalamat? Dapat nagtitreat sila sa akin sa Jollibee. Sabi ni Jesus. O, di ba? Bakit? Kasi, hinahanap ng Panginoon yung pagpapasalamat natin eh. Alam ng Diyos, nasasaktan. May emosyon ng Diyos eh. O, pag ginawa natin yung bagay na ayaw ng Diyos, eh talagang magagalit ang Diyos sa atin. At yun ang pinakaayaw kong mangyari, mga kapatid. Pag-aralan ninyong huwag magalit ang Diyos. Pag ang naging dahilan ng buhay ninyo, ng inyong pamumuhay, ay ang magbigay ng kaluguran sa Panginoon, my God, laging masaya ang Diyos. At pag masaya ang Diyos, ano sabi ng Panginoon, ask whatever you want in my name and I will do it. See? Pinapasaya mo ang Panginoon eh. Kahit naman ikaw eh, o anak, sige gawin mo to ha. Tapos mag-aral ka mabuti ha. Sige anak, pag naka-graduate ka ng mataas ang grade mo, my God. Titrick kita sa McDonald's. Dadaling kita sa ganon, pibili kita ng ganito. Kasi masaya tayo sa mga anak natin. Ganon din ang Diyos. Kaya minsan di rin ako naniniwala sa bagay. Minsan may mga ganon din. Ito kasing context na binabasa natin, makikita natin yung very prevalent ang galit ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon nang siya ay nilalapastangan natin. At yun ang sinasabi ko sa mga nagsisimba. Huwag mo lang tingnan yung binabasa ng pastor, ng pare, ng ministro. Ikaw mismo na nakikinig, bumunta ka sa Bible, yung context. Anong sabi? Oh, ganito. Oh, bakit natin sinasamba yan? Eh, sabi pala ng Diyos doon, mortal na kasalanan yun eh. Inuna na nga ng Panginoon yun eh. Mamahalin mo ako ng iyong buong puso, ng buong yung kaluluwa, ng iyong buong isip. Wala kang ibang magiging Diyos, ako lang. Pero ang Diyos possessive. Sabi ng Diyos, siloso ako. Kaya mahirap mag-asawa ng siloso at ang mga silosa. My God, asan ka na? Baka ako nang ina-overtime mo dyan. Uwi ka na. Pakita mo location mo. Nasaan ang location mo? Pakita mo yung app. Find my app. Diba tayo ganon? Mga kapatid, huwag niyo sabihin hindi niyo ginagawa yan sa mga asa-asawa niyo. Nasaan ka na? Totoo ba nandiyan ka? Baka mamaya kung nasaan ka ng lugar ha, sabihin mo lang. Oh. Eh, siloso ang Panginoon eh. Kaya hindi tayo pwedeng, sabi ng Panginoon, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Oh. Eh, itong mga to, kaya alam mo mga kapatid, itong ginawa ni Balaam, malaking pagkakamali ito eh. Yung tinuruan niya ang mga Israelita na gumawa ng kasalanan. Now, let's go back to that. Bakit malaking pagkakasala ang ginawa ni Balaam? Number one, tinuruan niya ang mga Israelita na magalit ang Diyos sa kanila. Ginalit nila ang Diyos eh. Kaya kita mo sa Biblia nakalagay doon na sumpain ang sinuman. Sa New Testament to ha. This is in the New Testament, not the context that we read. Sumpain ang sinuman sa inyo na magiging kadahilanan ng pagkakatisod ng isa sa pinaka maliit na bata. Sumpain, sabi ni Jesus. Magaling pa sa taong yon ay magpakalunod, magpakamatay sa dagat. At maganda pa hindi na siya nabuhay. Ganoon kagalit ang Panginoon. In fact, in the book of Genesis, di ba? Ang naging dahilan ng pagkakasala ni Adan at ni Eva, yung ahas. Sinumpaan ang Panginoon yung ahas. Sabi ka, walang niya ka. Sabi ng Panginoon, ginawa-gawa kita. Kasi dati ang lakad ng araw ito eh. Pag ganyan eh. Masahin mo yung Genesis, di ba? Ganyan. Simula ngayon, ahas ka. Kaya ngayon sa Pilipinas na nag-alaga ka ng ahas. Di ba? Isang ulupong. Ganun ang association noon. Ganun kasama. Bakit? Kasi masama ang association pag naging ahas ka. Yung ahas na tinulungan mo na, kakagating ka pa. Sinumpa ng Panginoon ang ahas. Kasi dati upright sa lumakad eh. Simula ngayon, lalakad ka. Ang gagamitin mo ay tiyan. At ang kakainin mo habang buhay ay alikabok. Sinumpa ng Panginoon ang ahas. Bakit?
siya ang naging dahilan ng pagkatisod ni Adan at ni Eva. Na kung wala itong ahas na ito, hindi sana sila nagkasalay. Itong Balaam na ito, ahas ito eh. Siya ang nagtulak sa mga tao ng Israelita para maggumawa ng masama. Kaya sobra ang galit ng Panginoon. Pag binasa mo ang New Testament, sabi ng Panginoon, magaling pa hindi ka na ipinanganak. Magtali ka ng bato sa liig at ihagis mo iyong sarili sa dagat para mamatay ka. Ganun ka ang Panginoon sa mga nagiging dahilan ng natitiso, yung nawawala sa tamang... Kaya pagka kayo mga kapatid ay may mga taong may mga problema, huwag nyo silang turuan magkamali. Ibalik nyo sila sa paanan ng Panginoon. Turuan nyo sila, kapatid, nag-aaway kami mag-asawa. Kapatid, ano yan? Ipanalangin natin, halika. Idulog natin sa Panginoon. Baka ibuin ng Panginoon yung asawa mo. Huwag mo silang tulungan magkasala. Alam mo, oy, di ba? Narinig mo ba yung sinabi nung si ano? Yung si ganon? Yung si Lorna at si Faye? Hindi ko narinig. Wala akong narinig. Kahit may narinig ka, huwag mo nalang gatungan. Iba kasi, oo nga, narinig ko nga, oo, may sabi sa'yo na ganto ka. Ganto-ganto ka daw. Nagiging dahilan ka ng kaguluhan, nagiging dahilan tayo ng pagkakawatak-watak. At pag ganyan na naging buhay natin mga kapatid, hindi gaganda ang buhay natin. Bakit? Lagi tayong malapit sa away, sa gulo at mga peligro. Huwag na yan. Mabuhay na tayo nung matahimik lang, sis. Wala, sis. Wala akong narinig. Bakit naman niya sasabihin yun? Hindi ko naniniwala. Mabait yung tao na yun eh. Tapos. Walang sunog dahil walang nang gagatong. Alam mo mga Pilipino, maraming mga nag-aaway-away dito. May maraming gatong eh. Maraming dagdag. Hindi naman sinabi, dinadagdagan. Hindi naman nakita, sabing nakita. Balita rin lang naman, binabalita yung mga nabalitaan din lang naman sa iba, na narinig din lang naman sa iba. Hindi naman talaga first-hand witness. Multiple na, kumbaga pasalin-salin. Yung tao, pag nagpasalin-salin ng dila, iba na ang interpretation. Pagdating sa dulo, yung inaakto ng nung una, parang tapos. Pagdating sa dulo, iba na eh. Bakit? Nagpasalin-salin. What am I saying is, pag naging dahilan tayo ng pagkakabagsak ng isang tao, sobrang galit ng Panginoon sa langit. Ng Panginoon. Naalala mo yung parabola, yung parables of the lost son or the lost coin? Yung lost coin, sabi ng Panginoon, sino sa inyo ang pag nawalan ay hindi mag... Sabi ng Panginoon, may isang lalaking nawalan ng isang pilak. Sa kanyang paghahanap, patagal siyang naghanap ng pilak na yaon. At nung makita niya, siya ay nagdiwang, nag-celebrate. Sabi ng Panginoon, ganun din. Ang sino man sa inyo, sabi ng Panginoon, in the same way, ang sino mang maging dahilan ng pagbalik ng isang tao na matagpuan niya muli ang Diyos nang dahil sa iyo, libu-libong anghel ang nagkakatuwa sa langit. Pero isang kalot, ang bumalik sa Panginoon, libong anghel ang nagkakatuwa, nagpepiesta sila doon, nagtatrumpet sila, my God, yes, nakikita natin si Elaine Cruz, bumalik siya sa Panginoon, yay, magpiesta tayo. Libu-libong anghel, Jesus Christ was talking about it. Bumalik eh. The same way, kung maging dahilan tayo ng pagbagsak ng isang tao, libu-libong anghel ang lumuluha at sobrang galit ng Diyos. Kaya ito si Balaam na to, yari ito sa Panginoon talaga. Talagang makikita niya ang galit ng Panginoon. Kaya itong mga Israelita nito mga kapatid, they began to take part in sex orgies with prostitutes of Baal, were consecrated to their gods, commit such sins in order to attract more devotees to their religion. Tinukso nila eh. Tinukso nitong si Balak at si Balaam ang mga Israelita. At ito naman mga Israelita, ganoon, normal. Ang tukso, hindi pagkakasala. May diabetic. Yung daddy ko may diabetic. Father nilo ko may diabetic eh. Sinama niya ako sa isang kapihan sa Maynaga. Sabi niya, anak, kain tayo dito sa coffee project, yung kay Manny Villar. Sabi ko, okay dad. Dad, anong gusto niyo rito? Gusto ko ng cake. Sabi ko, di ba daddy diabetic ha? Okay lang yan. Nagtuturok naman ako ng pangturok. May injection naman ako.
Sabi ko, hindi yan pwede dahil. Hindi kasi bawal sa'yo yan. Hindi. Ko-orderin mo yan. Hindi kasalanan si Stripe. Wala mo sama sa cake. Marami nagbebenta ng cake. Ang problema, pag binili mo na alam mong bawal sa'yo, yun ang mali. Ganon din ang tukso, Sister Arling. Hindi sa kasalanan o richong. Kasi ang prostitute, magpunta ka ng Dutch, ng Holland, magpunta ka ng Germany, profession ang pagiging prostitute. Profession. Talagang, what is your profession? I'm a professional prostitute. Profession eh. Trabaho, hanap buhay. The problem is, kapag pumatol ka sa prostitute, yun ang kasalanan. Eh, pumatol sila. Oo, maling na si Balaam. Pero kahit tuksohin ka ng tuksohin, huwag mong bilhin ng cake, daddy. Bakit? Kasi hindi birdie pwede sa'yo. May sakit ka. Ganon din tayo, mga kapatid. Si Jesus, sinukso rin ang pangit ng Diablo. Kahit tuksohin ka, okay lang. Normal lang naman ang tukso eh. Talaga naman may mga tukso sa buhay. But the next question is, bibigay ka ba doon sa tukso? Eh, itong mga Israelitang to, nagbumigay. Hindi mo pwedeng sasayin lang si Balaam. Bakit? Equal footing na kayo eh. Oo, tinukso ka niya, pero nagpatukso ka. So, pareho kayong may mali. Hindi pwedeng sabihin ni Eva at ni Adan na, ay, Panginoon, itong ahas na to eh. Binigay mo sa akin. Si Adan naman, itong babae, itong binigay mo sa akin. O, sino pa sisisihin ng ahas? Wala na sa may turo. Bakit? Lahat kayo magkakamali. Lahat kayo bumigay. Lahat kayo nag-guilty. O, di ba? So, yun mga kapatid na nakita kong pagkukulang ni Balaam. I learned that people can change. People change. People said one thing today. Pwede niya sabihin na, oh, okay. But tomorrow, they will change. Balaam said he will not, he cannot curse Israelites. But because of wealth, because of the riches, because of greediness, yung pagiging greedy, no, nawala yung glory sa kanya eh. Kaya ang isang tao na nakatingin lagi sa salapi, wala nang inisip kundi kumita ng kumita, hindi magtatrabaho pag walang kita, wala tayong makukuha dyan. Nagkakaroon ng inequality. At pagka nagkaroon na ng ganyan bias at prejudice, wala nang justice. Nabibili na ang batas eh. Oh, kaya sa atin pag namamatay, hindi mo nakukulong, hindi mo na alam kung sino tama at mali. Maraming nakukulong. Nakakulong, wala namang ginawa. Napagbintangan lang. Dahil nababayaran ng justisya. Kaya mga kapatid, ang tao nagbabago. Pwede yun eh. Mabait ngayon, bukas hindi. Ang tanging hindi nagbabago sa ating Diyos. Hindi siya nagbabago. In terms of, kasi sabi ng Panginoon mga kapatid, he cannot lie like a man. In verse 19, yun lagi ang assurance ng Panginoon sa kanyang integrity. Marami siyang mga ginawang mga sakuna sa mga Israelita. Nagalit ng Panginoon eh. Sobra ng kanyang galit. Basahin natin mga kapatid. Now, may mga limitations din ng Diyos mga kapatid. Ano ang limitations ng Panginoon? Isa sa limitations ng Diyos, he cannot repent like a man. Hindi siya pwedeng magsisi. He does not change his promises when under pressure to do so. Kahit pinipressure man Diyos, Diyos yan eh. Kaya nung ginawa ng Panginoon na Adam, pag kinain mo to, Eva, pag kinain mo itong prutas na to, mamamatay kayo. Hindi pwedeng Diyos ang nagsalita. Tapos nung kinain ni Adam at ni Eva, ay hindi, binibiro ko lang naman pala kayo. Sorry, joke lang. Hindi pwedeng ganun. Kasi it's God who's talking. It's not man. God.
He cannot be God. And yet, yung kanyang word, flexible. Na ang utos ng hari, hindi mababali. Kaya doon sa New Testament, doon doong hari na nagparoon ng malaking pagpipiesta, tapos may isang sumasayaw na belly dancer. Nagustuhan ng hari yung sumasayaw. Sabi ng hari doon sa babae, halika, humingi ka sa akin kahit ano yung ihingin mo, kahit kalahati ng kaharian ko, bibigay ko sa'yo. Sabi ng hari, eh sumasayaw, ang gandang sumayaw siguro ng babae kasi pati hari na humaling eh. Sabi ng babae, sandali po, mahal na hari, kakausapin ko po yung nanay ko. Mami, si haring ganito, sabi niya kahit ano daw hingin ko, bibigay niya kahit kalahati ng kaharian. Anong bulong ng mami niya? Sabi nung nanay, ang hingin mo sa hari, yung ulo ni Juan Bautista. Pag sumasayaw na naman yung babata, sabi niya, okay po, mahal na hari, pwede po bang hingin ko na lang yung ulo po ni Juan Bautista, ni John the Baptist? Grabe. Nagsisi yung hari, my God. Bakit ko ipapapatay yung tao ng Diyos? But because the king spoke the word, maraming tao nakatingin sa kanya eh. Maraming tao nakatingin, ano, gagawin ba natin ito? Hindi, don't forget, hari ka ha. I remind you, yung utos mo hindi mababali. Kahit labag sa kalooban ng hari, ipinaputol niya, pinapatay niya si John Baptist. You see, that's the problem. Ang Diyos ayaw niya ng ganun eh. Hindi siya ganun eh. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya yun. He cannot lie. He cannot lie. Hindi siya pwedeng magsinungaling. What he says, he will do. Pag sinabi niya yun, gagawin niya yun. Wala siyang pagtatanungan, gagawin niya yun. Kaya, Sister Elaine, when you connect the sins of Adam and Eve and the John 3:16 in the New Testament and the sins of man in the Old Testament, which is like 4,000 years gap, pag nakita mo yung relevance ng dalawang chapter, makikita mo kung gaano kakamahal ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Panginoon, mamamatay ka eh. Pero ang ginawa ng Panginoon, Sister Alice, my God, mahal na mahal ko itong mga taong to. Sino kaya ang mapapatay ko para instead dito sa mga taong to? Pagtingin ng God the Father, ay, tamang-tama anak, nandiyan ka, ikaw ang mamamatay para sa kanila. And then God said in John 3:16, for God so loved the world. God so loved the world. Lavishly, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Ganun na lang. Alam mo yung pagmamahal na talaga hanggang kamatayan, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya pagka minsan hindi natin nararamdaman yun, kala natin hindi tayo mahal ng Diyos, tingnan mo na lang yung ginawa ng Diyos. Sabi ko sa inyo mga kapatid, pag naunawaan nyo ang Bible talaga, ako pag nagbabasa ako, minsan naiyak na lang ako bigla. Kasi naalala ko yung ginawa ng Panginoon. Sa dami nating kasalanan, my God. Kasi ang dami nating kasalanan eh. Pero mahal na mahal tayo ng Diyos. Lagi tayong binabago ng Panginoon. At doon sa mga bagay na yun, mga kapatid, ang ginagawa ng Panginoon, bagamat may mga masamang nangyayari, pero may plano palagi ang Diyos. Amen, mga kapatid? Hindi rin kasi natin gusto yung ayaw natin nung walang justice eh. Pero tayo ay mahal na mahal ng Panginoon. Last mention of Balaam. Ito yung huling mention ni Balaam, brad. Huling mention sa kanya. In chapter 24 verse 25, this is the last mention of Balaam in this story. Doon na tinapos na ng Panginoon eh. Ito si Balaam, tinapos ng Panginoon ng kanyang buhay. Before this, everything said of him has been good, proving he was a true prophet at first. Sa una eh. And there are 35 facts about Balaam.
everything said about him here, from here, from chapter 24 to 25, is bad, indicating that this was the turning point of his life. Turning point. Nagbago siya eh. Ayaw ng Panginoon na nagbabago. Kaya kung saan tayo natagpuan mga kapatid ng Panginoon, doon tayo. Huwag pa bago-bago. Kaya kami, Sister Elaine, sa Batangas, hindi ko alam sa inyo, mga kapatid, pag kayo kumakain sa lamesa, huwag palipat-lipat ng silya. Pag palipat-lipat, brother mat ng silya, sabi nila, marami kang magiging asawa. Eh, huwag ka na lumipat. Isa lang. Ang iba kasi mahilig maglilipat, mahilig magbabalingbing. Pag nakaupo ka na dyan, ay naku, ayaw ko magpalipat-lipat at baka nga mangyari, ito na, dito lang ako. Diyan ka na lang. Pare-pareho lang naman yung mga silya na yan. Ang iba kasi mahilig magpapalipat-lipat ng mga upuan. Si Balaam, tinapos na ng Panginoon ang kanyang pangalan. Nagbago siya eh. He became a backslider. Nag-backslide siya. Alam mo yung natagpuan mo ng Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon ng backslider. Alam mo yung, my God, nakilala mo ng Panginoon. Tapos bumalik ka pa. I just don't understand. I don't get it. Ang ganda na propeta ka na ng Diyos eh. Pero, nag-backslide, nagbago ka, nag-turn away ka sa Panginoon. Degrading himself as a prophet of Jehovah and turning to the life of a soothsayer. Yung mangkukulam, manluloko. Ang ganda na ng buhay mo, bakit mo pa sinira? Nandiyan ka na sa magandang pukaisa. At ito mga kapatid, ituturo ko sa inyo. Alam mo, Brother Matt, ang magandang buhay, ito ay pinagsisikapan. Pinagsisikapan, magandang buhay, hindi basta-basta nakukuha yan, ha? Talagang pinagsisikapan mo yan. Hindi yan basta dumarating lang, hindi yan basta ibinibigay lang sa'yo ng libre lang. A good and righteous life, a holy life, pinagsisikapan. Every single day, you fight a good fight of faith. Kasi every single may tukso. Laging may tukso. Laging may gagawin ng kaaway na para talunin ka. But a holy life, a righteous life, a godly life, pinagsisikapan niyang kapatid. Just because you were good yesterday doesn't always guarantee that you're gonna be good today or tomorrow. Every day you fight. Every day you show to the Lord, you maintain your position. Panginoon, maraming tukso. Panginoon, maraming naninira. Maintain your position to live a good life. Para mga kapatid, yung mga salit-saling lahi nyo, yung mga henerasyon ninyo, yung mga anak ninyo, apo ninyo, ang ganda ng takbo. Eh, itong si Balaam, sinira niya eh. Inababa niya ang kanyang sarili. The very next mention of him classes him as an enemy of Israel who was slain in chapter 31 verse 8. Dati, kabatisan ng Diyos eh. Pero in chapter 31 verse 8, which we will read soon, ang tawag na sa kanya ay kaaway ng Diyos. At yun ang pinakamatindi. Masarap tawagin ng kaibigan ng Diyos eh. O anak ng Diyos. Pero yung kaaway ka ng Diyos, wanted, laban sa Diyos, patay tayo dyan. Joshua calls him a soothsayer. Tingnan na, a person who predicts the future by magical, intuitive, more rational means, para manghuhula. Diba? Pero ang ganda na sana nung propeta ng Diyos. Very dignified, glorified, pero binaba niya ang kanyang sarili. Moses makes it plain that it was before the events of number 25 that Balaam taught Balak how to get God curse Israel by causing them to commit sin. Balaam departed to his own place, that is among the Midianites, where he made new plots against the people of God and perished in sin. Therefore, ended the life of a man who was once used of God
in many ways. Kaya, nakakapanghinayang yung nasira ang buhay dahil lang sa pera. Nasira ang buhay dahil may iba siyang agenda. Nakakaiyak dahil itong buhay ni Balaam ay may calling sa kanya ang Panginoon eh. Maganda ang plano sa kanya ng Panginoon. Pero itong si Balaam, nag-iba sa ng desisyon. Bagay na ayaw i-touch ng Panginoon eh. Bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan pumili. Sabi ng Panginoon, life and death is in the power of your tongue. Choose. Sabi nga ni Joshua, choose this day whom you will serve. But I like Joshua said, but as for me and my house, we will serve the living God. Itong si Balaam, nagbago siya. Kaya mga kapatid, kayo, tayo, huwag tayong magbabago. Huwag kayong papalit-palit, palipat-lipat, pupunta ako sa ganon, pupunta ako sa ganito. Alam mo yung church na yon, perpekto. Ang ganda. Yung church na dating perpekto, hindi na na-perfect ngayon, nandoon ka na. Nawala na yung perfection. Di ba? Walang perfect life. There's no such thing as a perfect relationship. There's no such thing as a perfect church. Lahat ng bagay inaayos. Lahat ng bagay pinag-uusapan. Pero itong si Balaam, mga kapatid, natapos ang kanyang buhay na dating ginamit ng Diyos sa isang makapangyarihang paraan, pero natapos ang kanyang buhay sa isang napakasama. He could have continued in favor with him, but he chose the wages of unrighteousness. Pinili niya yung, sana nandun lagi ang pabor sa kanya eh, ng Panginoon eh. Pero mas pinili niya yung pera na ibibigay sa kanya ni Balak. Don't do that. Kung kayo din mga kapatid, may isang bagay na gagawin sa inyo, ganto-ganto, pero may kapalit, no. Huwag mong ibenta ang iyong kaluluwa sa paggawa ng masama. Huwag kayong makitubog sa mga bagay na hindi maganda. Huwag pag-usapan, pag-chismisan yung mga taong hindi naman talaga alam nating, at kahit alam na nating masama yung taong yun, pero alam mong pinikichismisan, huwag ka na makisama doon. Change, renew your mind. Don't run, don't go with the crowd. Huwag kang makitubog, huwag kang makisama sa karamihan. Magbago tayo ng pag-iisip. Kailangan binabago. Ganun ang definition ng born again. Being born again, that doesn't mean we just attend a born again church. No. Being a change of heart. A change of persona. Taking the mask off and living a holy life with God. At minsan marami kang makakalaban niya, Sister Alice. Pag mabuti kang tao, ang dami mong kalaban. Pero hayaan mo lang. Ganyan talaga. Lagi may kalaban. Pag masama kang tao, kalaban mo mabuti. Pero pag mabuti ka, ang kalaban mo masama. Pero maganda na mabuhay ka sa kabutihan, sa kabanalan, sa katuwiran. Dahil kakampi mo ang Diyos. At pagkakampi mo ang Diyos, kahit sino makalaban mo, wala ka ng pakialam dyan. Bakit? Pag dumating ang COVID, namatay na tayo. Ano? Buhay naman ito, Sister Ellis, the life that we live na, mga kapatid, this is just nothing. The Bible is clear that the life of a man, a human being's lifespan is up to 75 maximum. Pag naging 80 ka, 85, overtime ka na, kapatid. 75 lang. Ano kalagay sa Bible? Dating natin ng 75. Buka na. Malapit ka ng bumingo. At kung bumingo na, dadalhin tayo ng Panginoon sa eternity. This life is a flesh. This is just a container. But God is preparing you, and this is the reason why He created you, is for the purpose of you being prepared to the eternity, which is gonna be trillion and trillion and trillion of years. It's a prep. Itong ginagawa natin ito, Brother Jay, is a preparation to eternity. Na kahit mawala na tayo, mawala itong ating katawang lupa,
maagnas ito. Pero ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay pupunta sa langit. At anong ginawa mo sa lupa? Ay, Panginoon, grabe. Marami po akong mga pagkakamali, pero Panginoon, naging matuwid po ang aking paglakad sa iyo. Naging matuwid po, naging banal po ang aking paglakad sa iyo. Hindi po ako nagkagayon itong si Balaam na ito, na tumalikod sa iyo, no? Nanatili po akong tapat sa aking paglilingkod. Sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant, come and enjoy my dinner with you. Amen, mga kapatid. Yun ang ating pagpaplanuhan. Hindi tayo magbabago. Huwag kayong magbabago, mga kapatid. Huwag palipat-lipat. Papalit-palit.